Nakarating na ang Gilas Pilipinas sa Lithuania para sa ikalawang leg ng Europe trip nito kung saan plano nitong pagbutihin pa ang mga kahinaan na nagawa nitong matukoy kasunod ng dalawang tune-up games nito sa pocket tournament sa Estonia. Bago natin pag-usapan yan, baka enmen pwede pakipindot subscribe button pati and notification bell para updated ka sa mga video ko upload. Ako po nanay nasa Kaunas, Lithuania kung saan ang Gilas ay nakatakdang maglaro ng hindi bababa sa apat na higit pang mga kaibigan kabilang ang mga laro laban sa under-22 national team ng bansa, nangungunang mga ball club at posibleng kapwa World Cup bound team na Latvia, may apat pa kami sa Lithuania. Kahit apat pa, apat na laro sa loob ng 10 araw. Muli, magiging magandang pagsubok para sa atin ang mga iyon, ani Reyes. Ang kopo nanay nasa Kaunas, Lithuania kung saan ang Gilas ay nakatakdang maglaro ng hindi bababa sa apat na higit pang mga kaibigan kabilang ang mga laro laban sa under-22 national team ng bansa, nangungunang mga ball club at posibleng kapwa World Cup bound team na Latvia, may apat pa kami sa Lithuania. Kahit apat pa, apat na laro sa loob ng 10 araw. Muli, magiging magandang pagsubok para sa atin ang mga iyon, ani Reyes. Idinagdag din ni Reyes na pananatilihin ang koponan ng 2 beses sa isang araw na ischedule ng pagsasanay dahil ang koponan ngayon ay naglalagay ng premium sa pagpapabalik sa mga manlalaro sa peak conditioning habang itinatatag din ang mga pundamental ng kanilang depensa na naging malaking salik sa malapit na pagkatalo ng Gilas sa Estonia at Finland. Naglaro ang Gilas sa tune-up na wala pa rin ang big man na si AJ Edo dahil sa ankle injury. Inaasahan darating ngayon linggo ito sa Lithuania si Ange Kawamei upang sumabak na sa ensayo ng Gilas. Sa ngayon, nagpapatuloy lang kami, unti-unti, para pataasin ang aming conditioning level. Number 2, all we are doing now defensively is all the fundamentals, technique, mechanics, making sure everyone is on the same page, understanding our terminologies and what we want to do, paliwanag ng veteranong mentor. Mula doon, maaari tayong bumuo dito. Maaari tayong magpatakbo ng ilang mga scheme. Maaari tayong magpatakbo ng iba't ibang hitsura. Sa ngayon, lahat ng ito ay tungkol sa paglalagay ng mga pangunahing kaalaman at ang mga mekanika sa pagkuha sa parehong pahina muna, at pagkatapos ay ilagay sa pundasyon, at pagkatapos ay dahan-daang bumalik sa hugis ng laro, dagdag niya. Yan nga nagsalita na si CJ Perez talagang nagkukulang kami sa threes kung pumapasok lang ang mga tira namin sa threes siguro mananalo kami sa tune-up game sa Estonia at Finland dahil mas marami hindi pumasok. Ano man ang kahihinatnan, ay magiging mahalaga para sa koponan habang pinapataas nito ang paghahanda para sa mga laro sa yugto ng grupo sa 2023 FIBA World Cup. Alam namin na hindi ito mangyayari ng magdamag, kaya sinimulan namin ito ng maaga. That's why we are playing all these games, di ni Reyes. Nagpa siya si Utah Jazz guard Jordan Clarkson na laktawan ng NBA free agency ngayong taon at malamang na pumirma ng extension, ang kanyang focus ay maaaring magsimulang lumipat sa muling pagsali sa Gilas Pilipinas para sa 2023 FIBA World Cup sa Manila. Wala nang ibang dahilan para hindi siya sumali sa Gilas ngayon, sabi ng source na pamilyar sa negosasyon sa Philstar.com noong Biyernes, Sabado, oras sa Maynila. Huwag natin kalimutan mag-like subscribe sa ating channel.